Baba. Evening. Ayan na. Ayan. Ito yung sabing, ano daw, kakanta raw mamaya. Eh, ito na yung pagkakataon. Pastor Jeff. Padre Guiwa. Hello. Padre Guiwa. Ayan. Now, Pastor, hello, good evening. Namilisan namin kayo. Oo nga po eh. Tagal na natin hindi nagkita. Umabot na siguro ng approximately 6 years na ba? Hindi na kami nakakabalik sa church. Oo nga, Pastor. Pagkatapos ng bago mag-Father's Day, ayan, dadalamin ka namin. Oh, yes, Pastor. Dalaw lang kayo simbahan. magpaparamdam kami sa iyo. Yes. may mga usok-usok na lumalabas doon sa church. Galing sa mga kandila, Pastor. Joke lang po, joke lang. Tapos makikita mo yung mga upuan umaatras. Joke lang. Kumusta na kayo, Pastor? Eto, mabuti naman. At kaka-vaccinate ko lang kanina. Congratulations. Oh, second vaccination. Anong binigay sa inyo? Anong vaccine niyo, Pastor? Ano, Dietabs. Maganda 'yan. Pampaano 'yan? Maganda 'yan, Pastor. Ayan. Oh. Ano na 'yan? Hindi na. Ayun, yun na effect na. Moderna. Moderna. Mamaya, yung first time mo ba, Pastor, merong effect? Meron. Nung first time ko, in-interview niya rin ako eh. Tapos ngayon second time, in-interview na naman ako. Talaga? Mag-effect ba sa inyo ngayon? Sigurado. Medyo, mabigat yung left na ano ko, na shoulder. So, normal naman yata yung Pastor. Ayan, normal lang yan. Okay lang yan kesa sa COVID. Siyempre naman po. Mahirap yung COVID. Maswerte tayo rito, Pastor. Meron tayo niyan. Si Sharon Cuneta, nakita kami last week. Talaga? Nagpa-vaccine dito. Pa-vaccine din. Oh. Pumunta sa Amerika para magpa-vaccine. Oo, kasi wala. Sabi niya, mamamatay ako doon. Baka na ma-shell siya. Ganun na rin ginawa. Nag-shopping. Kasama si Senator. Ayan. Ang maganda sa Amerika, kahit sino. Basta tao at nandito ka, libre vaccine. Pakita mo lang yung passport or any ID na ano, pwede na. Wala nang appointment pati, no? Wala na ngayon. Oo. Di katulad nung una, pumila-pila ako dyan sa Kaiser. Ang tagal ng pila. Pagdating ko sa dulo sandali lang pala. Sandali lang yun. Yung anak ko nga, Johnson & Johnson, one shot lang eh. Talaga. Yeah. Pero anong effect niya? Ganun din. Wala ngang effect. Lahat nung nakausap ko na Johnson & Johnson, walang effect. Sabi ko, sana nag-Johnson & Johnson na ako para mabango pa. Amoy baby powder pa ako pagkatapos. Johnson & Johnson. May iba ng usapan, Pastor. Ang ganda ng background mo. Nasa beach ka. Oo. Dito ako sa Boracay ngayon eh. Ganon? Oh, galing naman. Lilipad ako mamaya pa uwi ng LA. Suit-suit ko nga pala yung Brother Ramon, si Sir Karim, yung binigay niyo. Oo nga. Hindi na nga ako naliligo. May kapatid yung Pastor bago. May kapatid ba? Hindi na nga ako naliligo, Brother Ramon. Ito yung suit ko nung huli mo ako in-interview eh. yan na lang wala nang palitan. May bago naman yung bago natin nilabas ngayon yung iRadio Blue Scene. Wow. kulay Superman yung t-shirt niya. Wow. Blue, kaya tinawag na rin Blue Scene. Yan. Tapos merong may logo ng Church of the Nazarene sa likod. Wow. Ayan. Okay yan. Oh. Diba? Para kasi coordinated tayo sa Church of the Nazarene. Isa lang tayo eh. Isang pamilya tayo. Amen. Siyempre, tulong-tulong. Kaya pagkakailangan nyo kami rito, Pastor. Mm-hmm. Isang dot-dot mo lang response kami kagad. Pagkailangan nyo rin ng gwapo sa Covinas, tumawag lang kayo. Sige na, Pastor. Ano kailangan daw? Hindi ka nakikinig. Sardinas kay Pastor. Ano sardinas? Sardinas kanya. Ano mo sabi? Wala.
Pastor, happy birthday. Nasa inyo ang mikropono. Happy birthday nga pala kay ano, Doc SP. Ah, oh, okay. Nasa ano, Pastor? Wala, nasa San Diego ba? Nasa San Diego daw siya. Doon siya nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon. Wow. Balita ko, since dentista si Doc SP at saka birthday niya, may libreng bunot daw. Bunot all you can. So, yung... Anli bunot. Pastor, Anli bunot. Oh. At saka, Pastor, kung wala ka pang dentista, mausay ito. Mausay. Kahit na wala ka insurance, labit ka lang dito. Oo nga, balita ano? Ko nga eh. Isang kindat lang eh. Pwede na. Kurutin mo lang sa... Ano oh, pag nilinisan niya ipin mo, Pastor, hindi. Bubunutin niya lahat yung ipin mo. Libre. Libre. Anli bunot. Kasama pati nila. Ano? Ayan. Okay, tayo na, Pastor. Oh, sige, magsimula tayo. Maganda yung isishare natin ngayong gabi. At sana sa mga nakikinig, pagpalain sila ng Diyos sa gabi na to. Unang-una, bago ang lahat, siyempre, iimbitahan ko kayo sa aming simbahan. Ang kauna-unahang simbahan since 1895. Yan, alam nyo ba, very rich in history and at saka ano, culture yung simbahan namin dahil 1895, nandyan na yan. Yun ang kauna-unahang Church of the Nazarene. So pag binakita kayong lumang simbahan sa 3rd and Vermont, sa amin yun. So every Sunday, 9 a.m., join our church sa LA First Filipino Church of the Nazarene or La Filnaz. Yan. Doon naman sa kanila, Covinaz. At syempre, meron din kaming Instagram, Facebook, YouTube. I-follow nyo rin kami. Alam nyo, sa gabi na to, magandang itanong, does the Bible say do not stop meeting together? No, kumbaga, napaka-importante ng lagi tayo nagkikita-kita. Kasi nagpapalakasan tayo. Nandyan yung tuwing Linggo. Pero isang magandang, alam nyo, pag Linggo kasi si Pastor lang ang nagsasalita eh. At saka nakikinig tayo. Alam nyo, mas maganda, no? Para sa mga maganda, pero kung gusto niyo talagang lumalim ang inyong pananampalataya at matuto sa Panginoon, mag-join kayo ng Bible study or life group o yung iba ang tawag, cell group, no? O yung iba tawag, simpleng Bible study group. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together. No, wag daw natin na i-give up ang pagsasama-sama at pagkikita-kita. As some are in the habit of doing, but let us encourage one another, magpalakasan daw tayo, and all the more as you see the day approaching, lalo na sa mga panahon ngayon. Diba? At bakit tayo magkikita-kita? Ay kasi nga, alam nyo, importante na pag-aralan ang salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa salita ng Diyos? What does the Bible say about God's words? Alam niyo sa Psalm 119:105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang ibig pong sabihin, ilaw daw po na pwede mong ilawan ang iyong paa habang ikaw ay naglalakad sa isang madilim na lakarin. At ganun din ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nalilito, naku-confuse, or nalalabuan, ito ay isang ilaw na nagbibigay liwanag. Sabi sa Psalm 30 verse 5, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Ayan, wala po talaga na, kumbaga, solid ang naging sandalan mo ang salita ng Diyos. Kumbaga, solid na solid, no? At hindi magigiba. It's parang shield daw siya, no? Na pwede kang magtago or maging refuge mo. Sa gabi na to, base dun sa mga sinabi natin, mga verses, nais ko po sanang mag-share sa inyo ng mga bagay-bagay, no? Na ano bang dapat malaman ng isang Kristiyano pagdating sa pagba-Bible study. Kasi halimbawa, meron sa inyo
na nais na buksan kanilang mga bahay. At ini-encourage namin kayo kasi alam nyo, ang mission vision ng Church of the Nazarene is to make disciples of all nations. At hindi mangyayari yan pag hindi natin binuksan ang ating mga bahay sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon at i-share natin ang gospel. Kaya kung ikaw, sa puso mo ngayon, nakikinig ka, nanonood ka, at matagal ka nang sinasabihan ng Panginoon na buksan ang pintuan ng iyong bahay, mag-host ka ng Bible study or life group or cell group, itong gabing ito ay isang mensahe sa iyo ng Panginoon. Pakinig ka mabuti at ikukwento ko sa iyo kung paano, no, magsimula, anong mga dahilan at anong mga dapat gawin para maging successful, hindi para sa iyo kundi para sa Panginoon ang iyong Bible study. What every Christian should know about Bible study. What every Christian should know about Bible study. May anim na bagay ako na gustong ibahagi sa inyo kung anong dapat natin i-consider kung sakaling tawagin tayo ng Panginoon na mag-conduct, mag-facilitate ng Bible study. Maraming tawag dito. May cell group, may life group, may small group, pero lahat ng ito ay Bible study group kung saan inaaral ang salita ng Diyos. Number one, dapat Jesus focus ang Bible study natin. Number two, dapat you must decrease, he must increase. Number three, you need to disciple your attendees. Number four, you need to create a safe environment for them. Number five, practical applications dapat ay makita after ng Bible study. Number six, ang main goal natin sa lahat ng to is to glorify God. Game ka na ba? Let's start with being Jesus-focused. Dapat daw, ang focus ng tema, mag-aaral, tinuturo, lahat ng gagawin sa ating Bible study ay si Jesus. Alam niyo ba na para mabuo yung 66 parts ng Bible, no? Lahat ng ito, para makonsider yung letter, yung books, yung gospel, lahat ng ito dapat daw pertaining, pointing kay Jesus Christ. So, ganun din ang Bible study natin. Dapat si Jesus ang focus. Hindi santo, hindi tao, hindi ikaw, hindi yung achievements mo, kundi si Jesus. Hindi yung kwentong barbero. It's all about Jesus. Ang goal natin is to lift up the name of Jesus Christ. So, hindi ka lang magtuturo kung saan ka ganado, kung saan ka masaya, kung saan kumikiliti ng tenga ng mga nakikinig mo. Dapat ituro mo lahat. Kung nagturo ka ng heaven, ituro mo yung hell. Kung nagturo ka ng masaya, ituro mo yung lungkot. Kung nagturo ka ng prosperity, ituro mo yung salvation. So, kung nagturo ka ng Genesis, ituro mo yung Revelation. Kung nagturo ka ng Old Testament, ay ituro mo yung New Testament. So, kailangan cover to cover na Jesus focus. Ayos ba? Number two, dapat daw, you decrease, he increase. Anong ibig sabihin nito? Katol, ang ganda nitong prinsipyo about humility. Importante na ang itinuturo natin sa Biblia ay hindi patungkol sa atin. Hindi patungkol sa achievements natin. Hindi patungkol sa kwentong malungkot ng buhay natin. Hindi patungkol sa anak natin. Hindi patungkol sa trabaho natin. Dapat tayo nagde-decrease. Hindi na nga importante kung sino yung nagtuturo. Ang importante, sino yung itinuturo. He must increase. Dapat ang pangalan niya ang nahihibabaw. Dapat ang pangalan niya ang natatandaan. Kaya nga hindi na importante kung magla-like, magsa-subscribe, mag-hit ng notification bell. Hindi naman ang goal dito para sumikat ka. Hindi naman ang goal dito
para yumaman ka. Ang goal natin ay maipalaganap ang salita ng Diyos para maiangat at mag-glorify ang pangalan ni Kristo. Number 3. Dapat daw, you need to disciple your attendees. Usually, pag uma-attend sa isang Bible study, hindi pa kilala ang Diyos, we evangelize them. Pero after nun, we need to go through the process ng discipleship na kung saan natin sila in-equip para lumaka sila, lumago sila, at someday makapagturo din sila, makapag-disciple din sila. At dumami ng dumami yung mga kaluluwa na makakilala sa Diyos para ma-achieve natin yung tinatawag na Great Commission. Ayos ba mga tol? Number 4. We need to create a safe environment for everybody. Ako mga tol, hindi ito ang panahon kung saan tayo mangungutang sa ating mga attendees. Huwag din tayo magtatayo ng multi-level marketing scheme kung saan tayo ang upline at tayo ay yayaman. Hindi ito ang panahon kung saan natin sila i-chismis. At since narinig natin yung kwento nila, ay pag-uusapan natin at gagawin natin pulutan doon sa kwentong barbero sa kapitbahay. Hindi ito ang place kung saan natin ginagawa iyon. Lahat ng tao pupunta sa isang lugar na sa palagay niya, eh safe siya, di ba? So ganun din, dapat mag-create ka ng safe environment doon sa Bible study group ninyo. So, dapat excited yung a-attend sa'yo na nilulook forward niya yung day na kung saan kayo magkikita. Kasi, alam niya, safe yung environment na na-create mo para sa kanya. At doon, matututo siya ng salita ng Diyos. Number 5. Dapat, may practical applications na ito natutunan ng mga tao. Dapat kaya nilang sabihin na itong verse na ito, sa buhay ko, ganito ko i-apply. Okay? Hindi yung pa-mystery effect. Pag-uwi nila, ano ka ba yung pinag-usapan namin? O nag-memory verse lang kami. O yung teacher namin, yung English na verse, tinagalog niya lang. Alam nyo, importante na maintindihan natin ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay, our God is a practical God. So dapat, practical din yung aplikasyon natin sa buhay natin. Lahat ng matututunan natin sa Bible study. At ang pinaka-importante sa lahat, ang main goal natin is to glorify God. Ang goal natin is maiangat ang pangalan ni Kristo. Alam nyo, kung mag-a-apply ka ng trabaho, dapat ang i-consider mo kumpanyang sasalihan mo. Ang goal nila is to glorify God. Kung maghahanap ka ng asawa, ang goal niya dapat para i-consider mo, to glorify God. Lalong-lalo na sa Bible study. Importante ang goal mo is to glorify God, not to glorify yourself, or to glorify a situation, or to glorify a group. It's to glorify God. Sa lahat ng gagawin mo sa pang-araw-araw, importante rin na nakatuon sa prinsipyo na you will glorify God. So, sana kahit papaano, meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay ninyo para ma-reveal ng Panginoon yung sarili niya sa buhay niyo. So, hanggang sa muli siguro, kita-kits tayo mga tol. At sabi nga, keep on reading the word. Tumago kayo sa Panginoon. Maraming salamat po. Kita-kits. Bye-bye. Andiyan pa siya. Ayan. Ayan. Ayan, ang galing naman. Ang gada-gada ng voice-over mo, Pastor. Ikaw, boss mo ba yung Pastor? Oo, siya yun. Voice-over ko kasi yung aking internet, naglalabas-pasok. Kapag... baka sakaling magkaroon ako ng problema, at least dire-diretso tayo. ano bang gamit mo ngayon? Frontier ba gamit mo? Hindi, ano lang yun. PowerPoint lang yun. Ato, Zoom lang to. Zoom. I mean, yung provider mo, internet? Tawag na ito. AT&T.
May issue kasi ang ano, ang frontier eh. Nagpa-fluctuate yung kanilang ano, speed. But anyway, maganda yung sharing, Pastor. Ganda, Pastor. May tanong lang dito, Pastor. Sige. How can you rely on God's word? I mean, sa isang taong hindi pa o curious, nag-uumpisa pa lang siya, no? And nagbabasa siya ng Biblia pero hindi niya gaano maintindihan, pero meron siyang nararamdaman na something that's strange happening on this person. May curiosity na siya. Pero how can a person, kung ikaw ay nag-umpisa, babasahin ko yung Biblia at matutulungan nito, paano ako maniniwala dito? Alam niyo po, lahat po tayo dumaan sa pagkakataon na yan na meron pong something inside of us na pilit na para bang may uhaw, parang may gutom na kailangan mong i-fill up, parang may void, pero hindi mo maintindihan. Ang problema, pag binasa mo yung Biblia, no, dumating tayo lahat sa punto na to na kung hindi ka antukin, hindi mo maintindihan. Diba? Alam niyo kung bakit po, no? Unang-una kasi hindi pa nag-work yung Holy Spirit, no? Kasi ginagamit natin yung sarili nating kakayahan. Kasi nandun lang yung curiosity natin. Alam niyo, kapag kami gutom na, meron ng uhaw, nagsisimula na pong mag-work ang Holy Spirit. Naalala ko po, nung ako'y college, ako po ay inaniyahan palagi ng mga kaklase ko na mag-Bible study sa guidance office. Ang ginagawa po, tumatakas po ako palagi kasi naninigarilyo po ako dun sa labas. No? At kumbaga, ayoko sumama kasi nakukornihan ako eh. Minsan, na-corner ako, hindi ako makalabas. No? Kumbaga, nung nagsimula sila, nahiya na ako lumabas kasi obvious na obvious. So, na-corner na ako, umupo na ako dun. Alam niyo po, tinawag nila ako, sabi nila, buksan ko daw yung Biblia sa Book of John. Alam niyo po, napaya ako kasi hindi ko alam kung nasan yung Book of John. As in, hindi ko talaga alam. And then I realized, hindi ko pa nabubuksan ang Biblia sa buong buhay ko. No, I tried to siguro yung Genesis chapter 1, pero hindi ko talaga siya maintindihan eh. At dumating yung pagkakataon na mas lalo ko nainis kasi feeling ko parang napaya ako. Pero tuwing maghuhugas po ako ng pinggan, tuwing tanghali, kasi lunchtime yun, nagba-Bible study yung mga estudyante, lagi po ako nakakapakinig ng kanilang Bible study. Doon na po nag-work yung Holy Spirit. Kakapakinig ko, hindi ko napansin, interesado na ako. Na lagi kong tinataon na papakinggan ko sila. No, lagi kong tinataon na kahit di nila ako nakita, kailangan makapakinig ako ng tanghali na yon. At isang araw, nagkaroon po ng brownout sa aming boarding house. Sa Maynila po ako nag-aaral noon. At noong time na yon, laging brownout. So wala akong magawa, walang TV, walang as in wala lahat. So meron binigay sa akin na Book of John, yung aking professor, na binato ko sa ilalim ng kama. Hinahanap ko yun. Tapos binasa ko ng binasa. For some reason, naintindihan ko lahat. That's when the Holy Spirit started to work in me. Alam niyo po, hintayin niyo lamang po ang Holy Spirit. Kasi pag ginamit niyo po yung sarili niyong lakas, kagaya nung nais natin lahat na gusto ko nang magbago, now na. And then magdi-decide ako, magpabago na ako. So para lang po kayong kumanta ng gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? So alam nyo, pagka gumalaw ang Holy Spirit, magugulat ka na lang. Maiintindihan mo yung binabasa mo. Kanta pa lang, may narinig ka. Alam nyo po, ang laki-laki kong tao. I'm almost 6 footer, 5'11 yung height ko. Then sabi ko, sige, makikinig ako ng preaching ng pastor, pero never ako magtataas ang kamay or kakanta-kanta ng Alive Alive or whatever. No? Ayoko niyan. Kasi hindi cool, kumbaga. At saka, pangit tingnan sa akin, hindi bagay. Pero alam niyo po, isang worship service, nangusap yung Panginoon sa akin. Ang kanta po na naalala ko, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. So, umiyak po ako ng umiyak, nakapikit po ako, hindi ko maintindihan, nakataas na pala yung kamay ko. And then tapos na sila lahat mag-worship. Sabi ng pastor, sige, hintayin lang natin si brother, hayaan lang natin siya. So pagdilat ko ng mata, ako na lang yung nakatayo. So yung pinakaayaw kong mangyari, nangyari. Pero this time, hindi, I don't feel ano na yung hiya. Ako'y masayang masaya kasi para akong lumaya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na ako self-conscious eh.
yung Holy Spirit nag-work na sa puso ko. Kung meron pong sagot sa tanong na yon, sa haba-haba ng pinaliwanag ko, hintayin po natin ang Holy Spirit mag-work sa puso natin. Kapag yan po nag-work, eh talaga, sabi nga ni Donna Cruz, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, condition din ito. Di ba? Kasi pag tayo lang po, eh holy pilit ang tawag dyan. Kaya hintayin natin yung Holy Spirit at sigurado gagalaw siya. Dahil yun po ang layunin niya sa buhay niyo. Magkaroon ng change life, change hearts, at saka maganda pong kinabukasan para sa inyo. Yun ang plano ng Diyos. Amen. 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 Isang tanong na lang, Pastor. Sige po, wag lang mat. Ang marami tayo, kasi itong ating mga viewers sa iRadio, ay yung iba ay wala silang Bible. So pinadala natin sila ng Biblia. Mm-hmm. At para yung problema nilang wala kaming Biblia. So pinadala natin sila para may mabasa sila. Apo. How can we encourage these people na magbasa sila ng Biblia? Alam nyo, isa sa pinakamalaking task ng pastor. Kasi may mali pong kaisipan tayong lahat. Ang pagpapastor ay kailangan magaling ka magsalita. Kailangan magaling ka manamit. Paglinggo, dapat kaanyayaya kang tingnan. Lahat nakikinig sa'yo. Pastoring is not about preaching. It's part of it. But the true meaning of pastoring is shepherding. Pakikipagrelasyon sa tao. At discipleship. Alam niyo po, isa sa pinaka-importanting trabaho ng pastor ay to make sure na maituro niya yung basics ng Christianity. Ano po ba yung basics ng Christianity? Dapat ako po bilang pastor, maturuan ko ang kongregasyon ko na manalangin. Kaya nga po kami, meron po kaming tinatawag na prayer breakfast kung saan, ako po ang nangunguna. At talagang tinuturuan ko ang manalangin ang mga tao. No, tinuturo ko sa kanila ang importansya ng panalangin. Pangalawa, isa pong napaka-importante na dapat ituro ng pastor ay ang pagbabasa ng Biblia. Ito mahirap dyan, Brother Ramon, Sister Karim. Hindi mo naman nakikita yung tao mo na nagbabasa ng Biblia. Siyempre, pag tinanong mo, nagbasa ka ba ng Bible? Eh, di ba siyempre sasagot nila kahit hindi, oo. Eh, kahit naman ako noon, ganun din ang gagawin ko. Di ba? Para lang ako magmapaya kay Pastor. Pero sa totoo lang, hindi ko po kahit kailan tinanong ang aking mga flock kung nagbabasa sila ng Biblia. Kasi po, ang trabaho ko is to encourage and motivate them to read the Bible. So, paano ko po ito ginagawa? Tuwing Miyerkules, ang ginagawa ko, fina-fast cut ko po kada libro. Halimbawa, Book of Genesis, ikukwento ko po yan. Sa salitang maiintindihan nila, ano nangyari sa Genesis. Hindi ko mababasa ang buong Genesis sa inyo, pero at least may trailer ka. Meron kang fast cut, kumbaga sa pelikula. Kumbaga, meron kang summary. So, kahit papaano, I'm hoping when the Holy Spirit works in you, ma-encourage ka to, kumbaga, to read the Bible. Alam niyo po, ang pagbabasa ng Biblia, once na naging habit mo yan, kung na-experience niyo po na napuyat kayo, kakapanood ng crash landing on you, eh sigurado po, kapag ka po nagbasa kayo ng Biblia at simulang nag-work ang Holy Spirit, hindi niyo na po bibitawan yan mula umaga, tanghali, gabi. Kasi nandoon na yung pagkauhaw mo at yung Biblia lang ang nagbibigay ng pamatid uhaw para sa'yo. So kung ang tanong po uli ay paano ba natin no, ma-encourage sa mga tao magbasa ng Biblia. Una, siyempre, we need to acknowledge the power of the Holy Spirit ulit. It sounds cliche, pero yun po talaga yung formula. Pangalawa, tama po yun. Biglan natin sila ng means. Dapat mabigyan sila ng Biblia, di ba? At pangatlo, i-open natin yung puso natin, no? Gabayan natin yung mga magbabasa, i-open ang puso nila sa Panginoon, at yung mga pastor i-encourage, no, gabayan ang mga tao sa pagbabasa ng Biblia. Lalo na kung may mga tanong sila, open your offices at makipagtalakayan kayo sa mga tao pagdating sa pagbabasa ng Biblia. Encourage them, and syempre pinakaimportante sa lahat, be an example. No, kasi alam ng mga tao, hindi mo naman maluloko ang tao kung nagbabasa ka ng Biblia o hindi. Kasi how we're going to do it if you are not doing it also. So as a pastor, as a leader, as a shepherd, it is a responsibility to be a role model na dapat makita nila sa buhay natin na yung binabasa natin, nagmamanifest sa buhay.
Yan po. At saka meron po kami every Friday ngayon, word for word talaga. Binabasa yung salita ng Diyos at nagpapaliwanagan kami. So doon nagagabayan ko yung mga tao. Kaya sigurado ako, hindi ko na kailangan tanungin yung tao, nagbabasa ka ba ng Biblia? Kasi kung makikita ko siya doon sa Bible study, obviously nagbabasa siya. Dahil kasabay ko siya nagbabasa at ako nagtuturo sa kanya. Amen. Amen. Dito kasi Pastor, ay every night, katulad mo, no? Nag-share ka kanina and meron kang mga kinote na verse. We encourage them na mag-take note. Yes. Eh, yun ang inano namin sa kanila. And para ma-inganyo silang mag-take notes, nagbibigay kami ng pa-contest. Oh, na nag-note cool. Sila. So magbibigay kami ng question ng random. Mm-hmm. Ano? Halimbawa from Monday to Friday, iba-ibang pastor yung mga guests natin dito, nagte-take notes sila. So magtatanong kami from Monday to Friday, sino yung pastor na yun na nagbigay ng nag-share na yun? Doon kami kukuha ng question. Sino yung pastor na nag-share nung Monday na gwapo? Halimbawa, ganun yung tanong. Oh, yun. Mo. yung mga topic yung yun, Pastor, yung mga nakalagay sa naka-screenshot yun sa kanila. Yan, yan ang ginagawa natin ngayon dito. And then, mag-take note sila. Ang mga kasagot ng mga question na yan, meron silang papremyo. Katuwaan lang naman. No? Hindi mo malaking halaga. Mm-hmm. Pero this is to push them to take notes. Kasi pag nakasinulat mo, andiyan dyan, may kopya ka, maaalala mo kung ano yung sinabi. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa nila, as a proof, Inesend nila yung screenshot ng mga notes nila. Yun ang ginagawa nila. So napakagandang bagay ito. Ang question ko lang, pagkatapos ng iRadio at wala ng pastor, do they continue behind the social media na pagbabasa ng Biblia? Yun lang ang sa akin na iniisip ko. I'm sure they are doing it. Yeah. I hope so. Yeah, they are doing it. Kaya nga po, importante na ako po, kasi po, kung titingnan niyo po, Brother Ramon, si Sir Karim, ang kalaban natin mabigat. Kasi the enemy, ginagamit ng enemy yung Hollywood. Ano laban mo dyan? Entertainment yan. Ginagamit ng enemy yung mga modelo, artista, influencer, blah, blah, blah. In a sense na para lumayo yung puso nila sa Panginoon at ma-entertain sila at maiba yung focus. Tapos sasabihin mo, magbasa ka ng Bible. Napaka-boring nung dating na magbasa siya ng Bible kesa may gawing isang bagay na dahil siya just ang isang influencer. So, ang pinaka-ano po talaga, we need to double time. Let's also be creative as the enemy. Kagaya po ng ginagawa nyo, saludo ako sa inyo. Kaya nga po ako'y nakikiisa at sumusuporta kapag may pagkakataon ako, may panahon. Kasi naniniwala ako sa ginagawa nyo. You put smiles on the faces of these people back home sa Philippines. Habang nakikinig sa inyo siguro, naglalaban, nagluluto dahil tanghali doon. Tapos nakakatuwaan kayo dyan, kumakanta, sumasayaw. And they feel like they belong to a certain family. Pagdating ng bandang huli, magsishare ng word, kung sino-sino mga pastor. So ito po ay pagiging creative, no, in a sense. Meron nga po akong may nagtanong nga sa akin, sabi niya, paano dyan ba dong papadami yung member niya sa simbahan? Sabi ko, bumili ka ng iPad, pamigay mo. dahil sigurado maraming atin. Sa totoo lang po, napakamahal ng kaluluwa eh. Oh, alam naman po natin nakasulat sa Biblia na merong wide and narrow road. Yung madaling bagay po, kagaya ng mga influencers, yung matataas yung kanilang mga subscribers, or kaya tapos ang tinuturo nila sa tao, violence, sex, or whatever. Pero tayo na nagpipumilit na mag-share ng gospel, no, tayo yung narrow road eh. Sila yung wide road na madaling puntahan at madaling daanan. Kaya po, we need to be creative. And nasaludo ako sa ginagawa nyo na kahit panload, makapagbigay, alam nyo, para to keep the interest flowing. Wala naman di pagkakaiba po yan kung ikaw'y pastor, magtuturo ka tuwing Linggo. Eh kapag nakakaantok ka, tutulugan ka talaga na nakikinig sa'yo. You need to be creative. You need to be somebody. You need to be animated. You need to make them feel that they need to engage to what are you saying. No? Kasi importante yun eh. Dahil ang Panginoon, ganun siya. Imagine nyo, 5,000 nakikinig sa kanya, multitudes, pinakain niya.
'di ba? Nagpagaling siya ng may sakit, ang daming tao. Hindi naman mag-stay yung tao kung wala siyang makukuha eh. 'Di ba? So napaka-importante po na sumabay tayo sa kaaway. Huwag tayo magpaiwan. Kumbaga, let's be creative. One form of doing that is what you are doing right now. Itong ginagawa niyong iRadio. Alam ko po, napakalaki ng inyong sakripisyo. Hindi naman biro gabi-gabi ikaw ay mag-broadcast. Hindi biro na mag-set up ka ng ganyang sistema. Hindi biro na lahat yan, kumbaga padugo, paluwal. So ito po kung kayo po ay nakikinig, nais ko pong ipaliwanag sa inyo na ito po lahat ginagawa para sa pagmamahal sa Diyos. Ayun, kumbaga hindi dahil sa kung ano pa mang ano. Dahil kung gusto mo sumikat at kumita ng pera, mas madaming pwedeng gawing iba. Amen. Sabi ko nga po, kung ako gusto kong kumita ng pera, babalik na lang ako sa pag-aartista. Eh, naman trabaho ko dati. Biro lang. Agree ako dyan, Pastor. Agree ako. Wala ako. Yan ang kasing ano, napakahirap ng responsibility. Napapaano natin sila ma-encourage, mahihikayat natin sila na magbasa ng Biblia, na ma-share at may pamuhay ng salita ng Panginoon. It's really hard. Kaya tama yung sabi mo, Pastor, I agree with that, na it's narrow road yung papuntang ginagawa natin, pero it's wide to destruction yung mga paggawa ng mali. Mas madali pang manood ng movie sa YouTube o kaya yung mga chatting sa YouTube kaysa yung magbasa ng Biblia. They spend hours and hours and hours, lalo yung mga games sa social media kaysa magbasa ng Biblia. Hindi kahit magbasa man lang ng isang chapter man lang ng isang o miski isang verse man lang sana a day, napakalaking bagay na yon. Yan lang yung sa akin na I just wonder why na ganun, napakahirap sa isang tao na magbasa man lang kahit isang verse man lang. I guess dito sa mga listeners natin sa iRadio, I think they're most of them, most or I should say maybe in general, dahil sa pakikinig sa mga pastors natin, so na ano, naiinganyo na magbasa ng Bible, see, ma'am, maraming matututunan aside from sa mga pastors na nag-share ng words dito. At the same time, follow up sila sa pagbabasa, and then sometimes they listen to mga Christian radio stations. So marami. Yeah, totoo po yan. At saka para paalala lang po sa mga Kristiyano na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, tandaan po natin na ang trabaho po natin ay to share the gospel. Para hindi po tayo ma-stress, huwag na po nating isipin kung tinuloy ba nila o hindi. Kasi po, yun po ay trabaho na ng Holy Spirit. Naalala ko kasi yung discipler ko, hindi ko alam eh, yung professor ko, pastor pala siya. So sabi ko, ba't ba ito yaya ng yaya sa akin kumain, nililibre niya ako ng pamasahe, ang bait-bait niya sa akin. Nagduda tuloy ako, hindi kaya ito bakla. So sabi kong ganun, kuya, may crush kaya sa akin to. Alam nyo, hindi naman siya bakla. I mean, alam nyo yung ginagawa niya na hindi ko alam, dinidisciple niya pala ako. Oh. Tinuturo niya sa akin yung tamang pamumuhay sa buhay Kristiyano. At nung naintindihan ko yun, kumbaga, ginawa ko siyang pamantayan din sa buhay ko na I need to pay it forward. Pero alam nyo, isang bagay na nakita ko na prinsipyo na ginagawa niya, magsishare lang siya. Kumbaga, hindi niya na-stress yung sarili niya kung tumanggap ka o hindi. Kumbaga, trabaho kasi ng Holy Spirit yun na magpaliwanag. Basang role natin, nag-broadcast tayo, nag-share ako kanina ng gospel, tutulog ako ng mahimbing mamaya, at di ko iisipin kung sino yung tumanggap o hindi. I mean, kung sino yung natuto o hindi. Kasi trabaho ng Holy Spirit yun eh. Kumbaga, pag ginawa natin yun, yun tayo na yun, yung Holy Pilit. Kasi nag-share ako noon, nang bago akong Christian, nag-share ako sa mga kaibigan ko. Abay, pinagtawanan nila ako eh. Sabi nila, dati ka namin tanggero, tapos makikinig kami sa'yo. Ano mo yun? So, nagtatawanan nila ako. Sabi nila, ano ka ba? Ang aga-aga, lasing ka ba? Ba't ko ano pinagsasabi mo? So, very disappointed ako, no? Kasi, sabi ko, Lord, ba't ganun? Shinare ko lang naman yung pag-ibig nyo. Tapos, pinagtatawanan ako nito mga to. Alam niyo, sa totoo lang, na-stress ako kasi
Hindi ko na kasi trabaho yun eh. Ang trabaho ko is to share the gospel. Ang trabaho ng Panginoon is to convert the person. Amen, amen. So, we need to stick with our job. Yun yung job description natin eh. So, kumbaga, tapos na tayo sa trabaho natin, hayaan natin ang Holy Spirit na gumalaw. Yeah, amen. Thank you. Thank you, Pastor. Tama, tama, Pastor. Thank you so much. Kaya, hindi ko na-stress yun ang sarili ko, Pastor. Oo, na-stress yun. Ginawa ko na yung trabaho ko. Kasi, yes, you plant the seed, si Lord na bahala magdidilig dyan. Amen. Yes. Minsan nga po, nag-plant ka ng seed, tapos after a while, ibang pastor yung mag-aani. Okay pa rin yun. Okay. Diba? Kumbaga, ano yun eh, it's a blessing pa rin. Basta importante ang goal natin maging Christian yung tao. Makilala niya ang Diyos kahit saan pa siya mag-church o saan pa siya umaten o whatever. Basta importante maging Christian siya. Amen. Amen. Yeah. All right, Pastor. Tama, Pastor. Closing Amen. Prayer na tayo. Sige, panalangin natin lahat ng mga nanonood at mga nakikinig sa iRadio na pagpalain sila ng Panginoon. Hallelujah. Nakilang Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin na malaya kami nakapag-broadcast gabi-gabi sa maraming tao sa buong mundo. Meron sa Middle East, meron sa Pilipinas, meron sa Europe, meron dito sa Amerika na nakikinig, nanonood, na pinagpapala ng salita mo ang puso nila. Panginoon, sa lahat na nakikinig, nanonood dito, ganun din po kay Sister Karim at kay Brother Ramon. Dalangin ko po na buhusan niyo po sila ng pagpapala. Ingatan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng COVID-19. Gamitin niyo po sila sa marami pang pagkakataon sa buhay nila upang i-share ang kabutihan niyo, ang mercy niyo, ang grace niyo, ang pag-ibig niyo sa maraming tao na pwede nilang matangay na kaluluwa patungo sa kaluwalhatian niyo, Panginoon. At sana maalala po namin na lahat ng ito ay ginagawa namin upang ikaw ay maitaas at kami ay maibaba. Maraming salamat po, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin. Magandang gabi po. In Jesus' name. Amen. 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 Oh. Yan. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Salamat thank you lagi po. Masahin nyo na lang yung mga comments sa inyo na kayo daw ay maganda daw siguro ang boses nyo pagkakanta kayo dahil naku. Yung inyong boses ay dating DJ talaga, Pastor. Yeah. Boses DJ talaga. Dating artista nga. Ayan, o nga pala, dati nga pala artista siya. Okay, thank you po, Pastor. Hey, salamat po. Sa ulit kumusta, po. Kumusta sa okay, madadala, sa LA Pastor. Church of the Nazarene. Opo, makakarating po. Okay. God bless po. Good night, Pastor. Good night. Bye. Thank you, Pastor. Sige po. Bye-bye. Good night. Bye-bye.